Ano ba ang kalagayan ng simbahan sa kalagitnaan po ng ating pandemic problem? Nagkakaroon po tayo ng health issues, you know, nagkakaroon tayo ng economic problem ngayon, nagkakaroon din tayo ng problema ng depressions, and some of the people right now ay nagkakaroon po ng maraming problema, gulong-gulo po buhay. But in the middle of this crisis, in the middle of this darkness that covers the entire globe, I always say there's still bright side on this. And the bright side of this world is none other than the church. Okay? The church of Jesus Christ. Tayo po yung entity, tayo po yung mga samahan na narito po sa mundong ito na nasa kalagitnaan ng gyera. Okay? Nasa kalagitnaan po ng gyera. Pero makikita nyo rin po na ang simbahan, siya po yung gagamitin ng Panginoon sa kalagayan natin ngayon. Bakit ko sinabi po yan? Wala pong nangyayari sa mundong ito na, you know, God is not on it. God knows what's happening and He just allowed these things to happen for His greater glory. At the end of the day, God will be glorified. God will be praised for this. That's why as God allowed these things to happen, probably He just want to get the attention of the people, because sometimes people forget God and they constantly focusing on money, their work, their boss, until they forgot God. But right now, God is getting their attention. Now, you see, most people are now desperate. They are now in, you know, they are worried, you know, there are doubts, you know. They were crying because the difficulties is overwhelming. But the church must realize that as the devil used this pandemic to attack, it also attacked the church. So we begin to think like the devil is attacking us. Well, that's the different view, because according to my Bible, it's different. Okay? So right now, I would like to introduce to you the battlefield, the atmosphere of our situation right now is a war. Okay? But I was reminded by a particular verse in Matthew chapter 16. Let me start from reading this passage. Okay? In the book of Matthew, okay? Matthew verse chapter 16, starting from verse 17, it says, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Barjona, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." And in verse 18, "And I tell you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome." You see this? "And the gates of Hades will not overcome." Sometimes, every time you read this passage, you will begin to see the picture how God designed the church against the enemy. You see on this passage, you don't see that Satan is attacking the church. It's the church attacking the gates of hell. Do you see the difference? Because when people, some of the pastor or leaders, they said like, "Get ready because we are under attack, we are under attack." It's different. I'm reading something different here. "I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Ibig sabihin, the gates of hell is defending himself. He is on the defensive mode. And according to this passage, God, His church, is invading and trying to invade and invade the place of darkness. Meaning to say, under attack ang hell, hindi under attack ang church. So meaning to say, whether we like it or not, Jesus has anticipated that once today is Pentecost Day, okay? In the Pentecost Day is the birth date of the church, when the church was born. But when He is born, you need to know what is the original design of the church. Remember, the church is the body of Christ. The Bible said He is the head and we are His body. And what I have read before you is that this church cannot be overcome by the gates of hell. Okay? So Jesus anticipated that not only would His church conquer wherever the devil rule, He will conquer. You see, the word church is the word ecclesia. Okay? There is somewhat, hindi lang po siya isang Christian organization, but in the old time, when the Roman Empire was trying to invade a nation like Israel, Jerusalem, the number one thing that they need to do is they will change the culture. The language will be introduced, the culture will be introduced. But the Roman Empire was so good
that they develop roads, bridges, you know, they develop water, you know, water reservoir, you know, they were developing highways, to the point that a nation that was invaded, they like it. Why? Because the Roman government bring development in that area. And when Jesus, look at that, I say that because when Jesus came here on earth and the church was birthed after the resurrection, it bring influence to the world. Okay? So this is not just the overcoming and destroying the gates of hell, but it will also and must be upgrade the life of those people who have accepted Jesus as their Lord and Savior. Christianity is about a God who saved us for the purpose of restoring back our life. It is not just redeeming and changing our life. The goal is to restore and to upgrade your life. I personally believe that's the mandate of the gospel of Jesus Christ, the preaching of the gospel. Don't just save us, redeem us, and renew our life, but it restore us. So when I said restore us, nanay, makinig kayo, tatay. I-upgrade po niya ang mga buhay ng mga taong nagpasako sa ating ruler na si Jesus Christ. Jesus is Lord. Jesus is King. And He has a kingdom. And whoever, kung sino man pong mag-accept ng rulership niya, okay, sa kanilang buhay, i-upgrade. Kasi po, ganun po nung araw eh. Pag dumating yung kaharian ng Rome, lahat ng buhay, lahat ng lugar, upgrade, update lahat. Okay? In the Bible, the gates of hell refer to a political and commercial nerve center of an ancient Middle Eastern city. Okay? Of course, the leaders govern from the city gates. And that city gates, that gates were the powerful people around the town would gather. Doon sila mag-gather, doon sa gates na yon. Kaya pinapakita ko yung picture. Now, the most impactful decisions were made at the gates. Okay? And the king went to war from that gates. So talagang yung gates na sinasabi na even the gates of hell said not be broken, pinapakita ni Lord kasi nakikita niya yung gates nung araw. Doon nagtitipon-tipon ng mga hari. From that gates, dyan sila nagpaplano ng war. At pag pinasok nila from the gates, mulot, ganun po talaga. So Jesus saying that all of the powers of hell combined are no match for the onslaught of the church. Ito, parang ganito yan. May coronavirus. Attack yan. Attack sa atin yan. Pero abangan nyo pag umatak ang church. Walang laban yan. Why? Kung maintindihan ng church. Kaya nga ako po, si Bishop Oriel, I always believe, we are not more concerned about the attack of the virus. Ang abangan nyo, yung attack ng church. That's why I begin to do the onyok strategy, the attack of the cell, the penetrating cells. I believe na ang church is unstoppable. Okay? That even the gates of hell cannot prevail it. You know, lahat po, the whole hell is unable to defend itself against the church, the onslaught of the church. Parang ano yan, yung Parliament House ng Hell, yung White House ng Hell, yung Pentagon ng Hell, okay? They are all unable to prevail against the church of our Lord Jesus Christ. So that is a very different picture ng perception ng marami sa atin. Because anong perception ng mga tao ngayon? Eh di yung church ang ina-attack, tayo ang ina-attack ng demonyo. Pero sa mind ni Christ, nung pinanganak ang church, offensive yan, mga kapatid. Offensive po yan. Okay? Para bang minsan kasi ang feeling natin, we feel like we are holding out against the attack of hell. Okay? Lagi natin nadidinig, you know? We are under attack of the devil. But Jesus declared, this is not how it is meant to be. We are the invaders. We are the invaders. We are the penetrators. We are the attackers. Okay? Hell's defenses are powerless against the might of the church because the power that is resting upon us comes from our Lord Jesus Christ. Okay? So our weapons, basahin nyo Bible, ha? Our weapons bind the strong man and we begin to plunder hell. Okay?
Alam niyo pa ba ang simbahan ng ating Panginoon Jesus na dinisign niya, no? Iyan po ay nag-expand lamang, okay? Jesus Church expand by conquering hearts, okay? And banishing demons throughout the earth, okay? As with any war victory, it must rest on those who lead, those who fight, okay? Kaya nga po, Jesus announces that He will build this church, that when He build it on those people, the devil cannot prevail. God's plan to build it on those who have insight into who He is and who themselves. Kaya nga po, at ito pong labanan na to para sa akin, dapat alam natin kung sino yung Diyos natin. At alam mo kung sino rin tayo. Dalawa yan eh. Kilala natin ang ating Panginoon, kilala rin natin kung ano at sino tayo. Okay? Diyan kasi nabibuilt yung church, tapos nakaka-attack po yan. Okay, in fact, kinausap dito si Peter, you know? Because Peter was destined to be a great leader in the early church. Okay, and because of this pledge, yung leadership qualities, kinakailangan pang i-develop ito sa kanya. Okay? The battle, again, I will tell you, is with the demons. Okay? Parang si Peter, ang battle niya, si Satanas, yung kanyang kahinaan, yung mga pressure ng circumstances. Ganyan naman tayo palagi. Ang lagi natin battles, no? Yung attack ni Satan, yung ating kahinaan, at yung pressures na binibigay ng mga circumstances sa atin. Okay? In fact, natalo nga rin si Peter. He was defeated when his faith failed him. And he sunk in the ocean. Dumubog siya kasi yung faith niya, natalo siya, no? Natalo, natakot siya, no? In fact, his fear of people, pag pinag-aralan niyo po, his fear of people's opinion rippled his witness. He denied Jesus Christ for the third time. Kaya, mga kapatid, once you become a Christian, may kasama pong gera. Diyan ko nasisimula, na? Huwag niyong isipin na pag kayo naging Christian, lahat maganda na. Mali po yun. Hindi po. May mga circumstances, ang kaaway, si Satan at ang kanyang demons, yung ating kahinaan, pag yan inattack, manghina tayo, masisira po tayo. So, I want you to understand this truth. The day you become a follower of Christ, it involves difficult times. Sometimes war will surround us. Okay? Kaya nga po, we find ourselves in difficulties. Parang ganyan, from behind, from in front, from above, from below, from the left and right. Nako. Accepting this fact arms us with a mind that helps assure victory. Sapat sa isip mo na yan, mga kapatid. Oh, so, paliwanag ko lang kompleto. Okay? Praise God na born again ka. Pero pag na-born again ka, humanda ka. May labanan. Pastor, paano yung labanan? Yun nga po yun, no? Lahat ng difficulties, coming from temptations, war yan, no? Coming from problems, circumstances, war yan, no? Tapos yung mga demonic spirit, talagang gera talaga. Sabi ko nga, from behind, pan in front, from above, from below, from left and right, saan ka pupunta. Pero pag naka-ready na yung mind mo, in-accept mo na yung fact na ito, okay, now you are now beginning to arm with a man that helps assure victory. Remember, pag kayo po magkakasama ng isang pamilya ninyo, wag ko kayo magtataka bakit parang bugbog kayo ng problema. Kasi po, we are in war. Ano ibig sabihin yung pastor pag we are in war? Meaning to say, you are soldiers. Yun. Ay, yung iba ngayon lang nalaman. Ako, soldiers ako. Whether you like it or not, the day you enter the kingdom of God, you don't just become a child of God, you grow and mature until you become a man of war. Why? Because you are part of the army of the living God. We are in war, that's why we are soldiers. Okay? Part po ng ating calling sa bawat isa po sa atin nang na-receive natin si Christ, whether we like it or not, okay? We are unquestionably enlisted in the army of God. We become automatic yon. O yan, binabalita ko na sa inyo ngayon yan, ha. Kaya huwag ka na magtataka, naitay, ha, mga kapatid. Huwag kayo magtataka bakit parang ang gulo ng buhay. Hindi yung gulo yan, gera talaga. Iba ho yung magulo, yung ginugulo mo lang. Iba yun. Pero yung nasa middle ka ng war, ina-attack ka ni Satan, ina-attack ka ng problema, no? Yung mga attacks na yan, nako, pag nagsama-sama po yan, talagang itutumba ka niyan. Pero, pag nakakondisyon mo na ang mind mo na, nung ako yung naging Christian, at narito ako sa mundong ito, may gera talaga ako. So, the question, who will win the war? Okay? Of course, those people who Jesus built, tayo po.
I will build my church. Ibig sabihin, tayo part ng church, hindi yung church building, tayo yung mga tao. And Jesus is busy building our lives. Okay? At sino yung mga tao, mga war, nasa war zone na yun? Yung mga leaders tayo, no? Yung mga pastor, yung mga primary 12, mga cell leaders, tsaka yung mga disciples nila. Hindi sila magre-remain na mga baby Christian, pero dapat nagmamature po sila. These are the leaders of the kingdom of God, this church. Okay? And the Bible said, no one serving as soldiers should get entangled in civilian affairs, but rather try to please his commanding officers. Yan po ay nasa 2 Timothy chapter 2, verse 4. Okay? Yan po yun, no? Baksan natin sandali ito, no? Para mabasa niyo po yung 2 Timothy chapter 2, starting from verse 1 muna tayo, no? Sabi ng Bible, you then, my son, be strong in the grace that is Christ in Christ Jesus. And the things that you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldiers of Jesus Christ. Yan po yung sinabi niya. Bakit po ito binanggit yung salitang soldier dito? Eh kasi nga po, nasa war tayo eh. No? So yung sinasabi ni Jesus, that even the gates of hell shall not prevail, the church yan. Today sabi niya, I will build my church. Tayo po yan, binibuild niya tayo. Hindi tayo binibuild para tumayo yung building, hindi po. Tayo po ay binibuild na isang iglesia, isang group of people coming out from darkness. And these people, hallelujah, these people are getting ready for war. Okay? And these people, although they were washed, cleansed by the blood of Jesus, suddenly, from becoming sanctified people, naging army sila. Okay? So, Peter, Apostle Paul, was trying to teach his disciple Timothy, natin sinasabi niya, join with me in suffering like a good soldiers of Jesus Christ. Alam niyo ba, pag sinabing a good soldiers, they can afford to suffer. Lutin ko po yun, ha? A good soldiers of Jesus Christ can afford to suffer. Why? Yan po sinabi ni Apostle Pablo eh. So dapat po ang bawat isa po sa atin, para sa akin, pinag-aaralan natin tong salitang ito, no? Eh yun naman pala, Pastor eh, Bishop eh, nung naborn na pala kami, hindi pala yung puro pasarapan, no? Hindi pala palakpakang katao. No. Kahit magkanta pa kayo maghapon, paglabas mo, may gear pa rin. Ha? Kahit na-bless ka ngayon, may gear pa rin. Ha? Kaya dapat, utak soldiers tayo. So ito po yung topic ko ngayon. Okay? Living in the middle of the battlefield. Okay? Yan po yan. Living in the middle of the battlefield. Ibig sabihin, yung church, namumuhay tayo sa gitna ng battlefield. Pero tandaan nyo, ang Bible sinasabi sa atin, hindi tayo nasa middle field, nagpapa-attack. Hindi tayo ang umatak. Clear ko lang, ha? We are in the middle of the battlefield, meaning to say we are on the war zone, we are on the enemy's place, and we are engaging in war. Now, sino yung mga nag-engage na yun? Eh, di yung mga sundalo ng Diyos. So, ikaw at ako, bay tanggapin mo na ikaw ay soldiers. Kasi, ang problema po dito, pag tinignan mo sarili mo, parang civilian, hindi ka nag-engage dun sa war. So, tataka ka, ba't magulo? Eh, war tayo kapatid eh, no? Eh, bakit may coronavirus? War nga. Eh, bakit may economic problem? War nga eh. Eh, ba't nagkakagulo mga tao? War. We are in the middle of war. Kailan mo ba tatanggapin na tayo ay we are in the middle of war? And once you admit it, you accept it, okay? You don't deny it. The reality that we are in the middle of war. We are in the middle of battlefield. And I want to tell you that please, behave like a soldier. Okay? Tandaan nyo po yan. Like a good soldiers of Christ Jesus. Hallelujah. In the middle of that problem, difficulties, please act like a soldier. Okay? So meron po akong nakita dito. Ano yung karakteristik na sinasabi dito ng Panginoon? Number one, soldiers are strong. Okay? Dapat lahat tayo. Since nasa battlefield tayo, umaatak tayo. Hindi lang depensa, umaatak. Okay? Remember that, umaatak. But before you attack, you have to develop yourself. You have to be strong. Okay? So, totoo lang po, in these tough times, the world is crying out for strong leaders. In the middle of this problem, the world is looking for a strong father, a strong cell leaders, a strong leaders, a strong mothers. Okay? So, totoo lang po, kailangan natin, we need a man who can overcome these drifting philosophies. We could restore order,
hope, dignity, and we need heroic action. It comes from strong soldiers. Okay? Bakit kasi sinabi kailangan natin ng strong soldiers in the middle of war? Kasi po ganito, pag nasa battlefield ka, you can endure pressures. I believe strong soldiers endure pressures. Mataas ang endurance niyo po. Okay? So, I want you to treat yourself and think about yourself that you are a soldier. And you must be strong because there's gonna be a constant pressure against you. Hallelujah. But imagine, once you are a strong soldier and you are in the middle of that battlefield and the pressure is pounding you and it seems that the enemy is winning the ground, suddenly when a strong leader came, when a strong father came, the strong soldiers can turn around the situation. They can turn the situation around. Okay? Even the Bible said, even in our weaknesses, we could become strong through Christ. In my weakness, I become strong. The grace of God gave me the strength. Okay? So again, settled na ba kayo? Na-settled yun na ba kayo? Again, I will ask, are you now settled? That on the fact that life is a war and you need to get used to it. Alam nyo ba, nung bata ako, nagpapastor po ako, bata pa lang ako, dahil problema. Laging bugbog sa problema, sa totoo lang. Napatanong ako, napapray ko sa Lord, Lord, ang hirap pa lang magpastor, Lord. Ha? Kabi-kabila problem. Wala akong pambayad ng facilities, wala akong sariling bahay, wala akong sariling kotse. Paano ako makapag-ministry? Wala akong sweldo, Lord. Yung bang tapos, pinapagalitan pa ako ng parents ko. Diba? Yung iba naman mga barkada ko, sinasabihan ako na bakit ka gumawa niya ganyan, mali ang decision mo. Yung iba namang kaibigan kong born again, na Christian pa, hindi sila makapaniwala, nagpastor ako. Kabi-kabila po. And then the Lord spoke to my heart, Oriel, you want to continue to become a pastor? Sabi ko, opo Panginoon. I-settle mo muna sa heart mo ngayon, anak. Ha? Na ang pinasukan mo, gira. Natawa ako sa sarili ko. Oo nga pala, ba't nga pala ako nagtataka lang ganito? Ha? Di ba anak, sinabi ko na sa'yo, even the gates of hell shall not prevail against you, the church. So starting that day, mga kapatid, natatandaan ko po niya, no? It was 1984. Sinettled ko na sa isip ko, nandun ako sa middle of war. Life is... And then, ito pa matindi. After pinasettled ni Lord sa akin ang gera, ang war na to, you're in the middle of battlefield. Ito pa sinabi sa akin, get used to it. Ibig sabihin, masanay ka na. So simula po noong 1984 hanggang ngayon 2020, kung may mga problema, sinasanay ko na po sarili ko. Nasa war eh. Church kasi ako eh. Talagang pa-attack ako eh. Pag-gera talaga ako eh. Hindi ako tulad ng ibang Kristiyano na talagang naghahanap pa ng kapayapaan eh. No? Ako po, hinahanap ko talaga, Lord, palakasin mo lang ako. Hindi ako iiwas sa laban, hindi ako lalaban sa hindi ako iiwas sa gera, Lord. Pero Lord, samahan mo ako, gabayan mo ako. Okay? Settled ka na dapat. Sino sa inyo na i-settle nyo na pag naging Kristiyano ka, kasama ka na sa gera? Ha? Kaya dapat, ihanda mo. Dahil naiisip mo, na-settle mo na, magpapakasundalo ka in a true sense. Ha? Huwag ka lang yung pinag-aaralan mo ni mga soldier. Pero ikaw mismo, hindi ka talaga mismo nag-engage sa war. Ngayon, nangyayari sa'yo, nanonood ka ng gera. Ngayon, pag ikaw nape-pressure, akala mo, bakit ako nasama dyan? Ganun po talaga. Ha? Nasa gera tayo. Kaya nga po, kailangan po ng strength, mga kapatid. Kailangan natin una, malakas na sundalo. Strong soldier. Why? Because the strength of a soldier shines when others are retreating and avoiding the confrontation. To me, ano po, lumilinaw, umiting ang liwanag ng isang sundalo kapag nandun na po siya doon sa kalagitnaan ng pressures. Okay? Doon siya nagsashine. Okay? While everybody, while other soldiers are retreating and they're avoiding confrontation. Ha? May mga sundalo, gusto nila sa opisina lang para, sir, kami na lang po magluluto para wala akong hindi ako makasama sa gera, baka mamatay ako doon. May asawa ko, tsaka may anak iba naman, Lord. Sir, bakit diba sa opisina lang? Ako'y taga-type, no? Taga-record. Una lang doon. Pero yung pupunta doon sa gera, wag muna po akong isama doon. Why? Because they are avoiding confrontation. Now, pastors, leaders, parents, you should not avoid problem. You must be willing to confront the problem. Okay? And every difficulty is pressure sa buhay ninyo. Dapat i-confront mo. Tanda mo, lakasan mo loob mo. Why? Kasi po,
attack tayo, hindi tayo depensa eh, okay? The gates of hell will not prevail. So avoid, sabi nga, you should not avoid confrontation. Okay? Well, others are avoiding it, but not me. Okay? So, yung strength of a soldier is tested most under the temptation to compromise. Yan po yun, ha? You know what? Our strength is clearly revealed as the pressures of leadership increases. Sa totoo lang po. Habang tumatanggal tayong Kristiyano, parang ako po, 30 years na akong Christian, pataas po ng pataas yung level ng pressures na yun. Now, second, puntahan po natin. Soldiers are obedient. Okay? Soldiers are obedient. Mababasa niyo po yan sa Hebrews chapter 13, verse 17. Okay? Yan po yan. Soldiers are obedient. Lagay natin po yan. Pag binasa niyo po yan, bago ko po ito basahin, naniniwala po ako na ang bawat soldiers ay masunurin. Okay? Sumusunod. Siyempre, may boss ka eh. Di ba? Ano po ang sa Hebrews chapter 13, verse 17, sabi po dito, have confidence in your leaders and submit to their authority. Yan po ang sinasabi, ano? Because they keep watch over you as those who must give an account. Yung mag-account sila kay Lord. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for what will be of no benefit to you. Para po sinasabi dito ng Panginoon, okay? Magkaroon kayo ng confidence, magkaroon kayo ng trust doon sa leaders nyo. Mag-submit kayo doon sa kanyang authority at higit sa lahat, no? Because they are watching over you. Okay? Because they will give an account to God kung ano ginawa niya sa inyo. Okay? Huwag kayo maging pabigat, huwag kayo maging burden. Para naman masaya silang nagtatrabaho. Hindi isang burden. Okay? Eh, pag naging burden, ano nga daw naman na magiging benefit nyo doon? Okay? So, ibig sabihin po dito, once na kayo naging soldiers, born again ka, naging Christian ka, you're in the middle of battle, okay? Maganda, meron kang officer, meron kang leader. Because when God call us, He call us to place ourselves in obedience to our leaders. Paalaala lang po yan, no? Pag nasa middle po kayo ng battles, matatakot kayo doon, maku-confuse kayo, ma-overwhelm kayo, pero meron kayong leader na magsasabi sa inyo, ito gagawin natin. Okay? Especially when our leadership is based on doing not what we think, but on what God tell us, even when we don't understand why. Ito yung kailangan natin, no? Yung mga leaders natin na hindi nila iniisip yung kanilang gustong gawin, pero iniisip nila kung ano yung gustong ipagawa ninyo sa kanila. Okay? I still remember one king, ang pangalan niya po si King Saul. So Old Testament po yan, no? Mababasa niyo sa Samuel, sa Book of Samuel, 1 and 2 Samuel. Mababasa niyo po doon na itong haring ito, ang problema niya is obedience. Okay? Saul was not guided by a voice from above. Tingnan niyo yan, ha? Saul was not guided by a voice or impression with him. He's supposed to be guided with a man by the name of Prophet Samuel. Yung iba noon kasi nagpapagate lang kay Lord, pero sa tao ayaw. Mali po yun. Pasahin niyo ba mga Bible, si Joshua merong Moses. Ha? Si Joshua merong Moses. Si Elijah merong Elijah. Si Paul, okay, merong Barnabas. Ha? Si Timothy merong Paul. Why? Because sila po ay guided ng voice. Not from God lang, pero from their leaders. Okay? Now, it was a man, Prophet Samuel, ang nag-guide, supposed to be, dito kay King Saul. But you know what? He reject the voice because siya po nakinig sa sarili niya. Okay? You know, God always guide us. He keep on bringing commandment to us through influencers He places in our lives. So kinakailangan po, masanay po tayo, sa middle ng war, meron dyan mga taong influencers na nakaka-affect ng mga decision-making po ninyo. If you want to become victorious in the battles of life, you better listen from those God-given leaders. Makinig kayo sa God-given leaders nyo. Alam nyo po, marami akong nasa-safe po ako kapag ako ay naroon po sa protecting arms ng mga leaders na binigay sa akin. I still remember like
4 or 5 years ago, I was in the middle of crisis. I was highly attacked from negative sides, no? From different parts, talagang katakot-takot pong problema. Akala mo, sabi sa akin ni Pastor Cesar Oriel, I know you are having a hard time now, but wag mo nga kalimutan, okay? Pag ikaw sumagot dyan sa nagkikritisay sa'yo, ha? Para kang nag-boost ng gasolina, nalalako apo niyan. Ang gawin mo ganito, Oriel, i-boost mo ng malamig na tubig yan. Ano po ibig sabihin? Sabi niya sa akin, huwag kang mag-response. So wala siyang mararamdamang apoy. Alam niyo po, sinunod ko po yung leader ko. And I find out, yun ang pinakamaganda kong ginawa. Nagtaka yung mga tao, hindi ako nagre-respond. Pero, sa loob-loob ko, gusto kong gumana kaya. Mas pinapakinggan ko yung leader ko. So natalo yung sarili ko. Because if I could listen to myself, wala na po mangyayari. I listen to my leaders. And now, after 4 years, lahat po na nagkikritisa sa akin, na-demolish na ng kaaway. Pero si Bishop Oriel, buhay pa rin. You know why? Because I listen to a leader. Bakit? Kasi po, ang isang soldiers of God, kinakailangan obedient yan sa mga principle ng ating mga Panginoon. Yan po ang kailangan natin gawin, obedience. So let's go to number 3. Soldiers are disciplined. Okay? Saan tayo dapat disiplinida? Disiplina. Remember ha, tayo yung umaatak, but bago tayo umaatak, ang dami pong preparation yan. The gates of hell should not prevail. Why? Because we have enough strength, we have leadership backing us up, but higit sa lahat, we are all disciplined preparing ourselves to go under attack. You know, discipline is doing what you do not want to do. And discipline is also not doing something you want to do. Discipline is consistently doing the things that you should do. Yan po ang discipline. Okay? In fact, I personally believe that discipline is the making of character and discipline is the unmaking of character. Pareho lang, no? Ha? Pag wala kang disiplina, mawawala yung character mo. Pero pag may disiplina ka, nabubuo yung character mo. So, discipline is about the making of your character and the unmaking if you lack discipline. Okay, so, ang discipline po is doing something repeatedly, habitually, until it becomes and create a habit as a way of life. Okay? At alam nyo naman, yung habit po, ito po yung nagpo-form ng ating mga buhay. Okay? So, kinakailangan po ang soldiers ay disiplinado. Okay? Sinabi ko nung nakaraan, may dream ka, may vision, walang disiplina, hindi mangyayari yung dream. Kasi po, magkapatid ang dream tsaka discipline. So, lahat ng nagdi-discipline, minsan na-inspire sila dun sa dream nila. No? Kaya sila nagdi-discipline. So, kung wala kayong dream, sometimes wala nagpo-push sa'yo para tayo ay itama, disiplinado buhay natin. I find out that successful personal government, okay, demands adherence to values that we have committed. Para po sa akin, sa Tagalog po, dapat meron tayong self-governance. No? Self-governance. Para i-demand sa atin, maging values natin ito. Oh, that we are already committed to discipline. Okay? You know what? Governing ourselves means gaining mastery over our motivations. Okay? Over our attitude, our thoughts, and action. Okay? We all adhere to predetermined, okay, decision rather than nag-scramble tayo to make them in the moment. In fact, we fix this decision in the clear-minded space of zero pressure. Kaya nga po, discipline means governing yourself, okay? Ruling yourself. Yan po ibig sabihin yan. Putting your life back into order. Number 4, soldiers are devoted. Okay? Alam niyo po, binanggit po yan sa 2 Timothy chapter 2, verse 4, di ba? Suffering like a soldier, sabi po ng Bible. Actually, pag devoted na po ang isang tao, nag-devote na siya sa Panginoon, iba na po yan. 100% na yan. Okay? Remember, nandun tayo sa warfare. Okay? Pag sinabi pong warfare, meron na tayong military campaign. Every soldier must be devoted to his country. They must be devoted to their leaders. And they must be devoted to their constitutions. If you are a Filipino and you are a soldier, the number one devotion that you will give is for your country, to the constitution and to its leadership. Because the word warfare means to engage in a military campaign. Okay?
So our battle is a military campaign. Imagine the connection of that word when Jesus said, okay, that even the gates of hell cannot prevail against the church of Jesus Christ. Jesus is giving us the picture of a warfare. The church will have a military campaign. Okay? And the Bible said, do not be entangled. Okay? Meaning to say, do not be intertwined with this world. Or else our focus to win the battle will become blurred. Okay? Madidistract tayo. Yung ating our love and desire from God mawawala. Pag na-distract tayo, pag nawala tayo sa focus. Okay? We keep on fighting like a military campaign because we are in the middle of the battleground. We are in the middle of war. Okay? And during the war, we should never be distracted about our love and desire for our God. Okay? In fact, when you are in the middle of war, when you are middle of warfare, nasa military campaign tayo, it demands single-mindedness. Okay? It means it is totally committed. Ito po ay isang undistracted focus. Because if our minds are focused sa pera, sa relationship, sa position, and then we will become blind for the advances of the enemy. Because our mind was preoccupied elsewhere. Imagine nasa gera ka, ang iniisip mo lang yung sarili mo, yung pera mo. So, alam mo, pag nasa gera ka talaga, iseset aside mo talaga lahat yan. Para makawag 100% focus po tayo dun sa gera na sinamahan natin. Okay? Every leaders, every soldiers must learn how to focus. Okay? We have to focus only on what matters. Yan po ang kailangan. Surprisingly, no? The issue is not so much focusing on the right things, but rather on not becoming distracted by the wrong thing. Yun po yung puntos dyan. Okay? Number 5, let's go. Soldiers are awake and alert. Sa Tagalog po, gising at alerto. Pag sundalo, gising at alerto. Why? Because leadership is a war zone nga eh. No? Hindi ka pwede dyan tutulog-tulog. I promise you, the war of the coronavirus is ferocious. This war is ferocious. The casualty, okay, are neither small or big. Konti o madami. Marami po talaga. No, kawawa po. Sabi nga eh, every one leader that falls, thousands are affected. Hindi po biro yung buhay po natin. Kaya nga naalala ko sa Panginoon, Lord, ang dami namang gera, Lord. Sabi sa akin ng Panginoon, eh, get used to it, Oriel. This will be your life from here. Ito na ang buhay mo talaga. Kaya po, for 30 years, sinanay ko na sarili ko. Yung gera, normal na po yan. Yung war zone, gera na, warfare, normal na po yan. Okay? Because if I don't fight, I will fall as a leader and thousands will be affected. Or if I will get used to it, irregardless of difficulties, but get used to it, that's gonna be your life. So, I will dive into it. Okay? Preparedness is necessary for every soldiers. Kaya nga po tayo, alert, gising tayo, and alert and awake po. Awake and alert, mga kapatid. Yan pong ginagawa natin. Dapat yung preparedness ng ating heart, ng spirit, it's always there, mga kapatid. At higit sa lahat, hindi lang preparedness, matalino, intelligent dahil. Okay? Saan ka dapat magidali? Maging intelligent ka sa tactic ng devil. Yan po ay essential. Basahin yung 2 Corinthians chapter 2, verse 11. And then yung Ephesians 6:12. Okay? In 2 Corinthians chapter 2, verse 11, okay? Tandaan nyo po ito, no? Kinakailangan lahat po tayo alert and awake. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Ano po ang sabi dito? Tsaka dun sa, bigyan mo kayo yung verse natin. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his scheme. Di ba sabi ko sa inyo, you have to be intelligent regarding the tactics. You have to be prepared regarding the tactics of the devil. Essential po yan. In order that Satan might not outwit us. Okay? For we are not unaware of his scheme. Ang ganda. Ephesians chapter 6 verse 12. Ano po ang sabi po dyan? For struggles is not against flesh and blood. Yan po ang sabi ng Bible. But against the rulers, against the authorities, against the powers of dark world,
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig sabihin, may tactics si Satan, prepared tayo. Eh, yun po sinasabi ng Bible. Number 6, soldiers are armed. Okay? Yan po yung pinakahuli. The armed soldiers is necessary. It's useless to go to the battle if the soldiers are unarmed. Okay? It's so dangerous that we have weapons at the same time but we don't know how to use them. Well, soldiers must arm. It means you are armed but you have to use it. And you know how to use it. You're not just using it, you know how to use it. You know how to use it. Why? Because the soldier must be armed. So tayo mga Kristiyano, ang arm lang natin ganito. Para sa akin. Okay? Bilang isang soldiers ng Panginoon, alam niyo weapons ko? Number one, yung aking paniniwala sa Diyos. Yan ang aking weapons. My weapon is my faith and trust in God. Okay? Another weapon is the word, the principle, and the law of God. Okay? Yan po. Kasama ko po yung weapon po yan. Kasama ko din po yung weapon. Kasama ko yung Holy Spirit. Yung prayer life ko, weapon ko yan. You know? So, arm dapat tayo. Or else, useless po ang arm na yan. May Bible ka, hindi mo binabasa. So, hindi mo alam yung law, hindi mo alam yung principle. May Holy Spirit ka, hindi mo naman siyang ginawang governor. Ang dami talaga ng negative effect niyan. So when I said arm, ibig sabihin yung Bible mo gamit, basa. Ha? Arm ka kapag yung mga leaders mo, pinurbad ka na, dapat gamitin mo yung leaders mo para palakasin ka. No? Ang dami po nating weapons, yung prayer, pray ka. Naniniwala ka pala sa prayer. Eh? Okay? Again, it will be too dangerous when you have weapons and we don't know how to use them. So mga kapatid, sa hapon pong ito, lahat po tayo nasa gitna ng gera. Pero sa gera na yan, hindi tayo namamalipit, natatakot, nagkukubla. Hindi, oh. Sa middle ng war, tayo ang opensa. Kaya lang, pag tayo po nag-o-opensa, huwag niyo po ninyong kakalimutan ang paalaala. No? Kuma-attack tayo palagi, sumasama tayo sa gera, pero huwag niyo kakalimutan. Ang soldiers dapat lagi malakas. Ha? Kaya yung faith natin, laging malakas yan. Ha? Yung ano natin, yung commitment natin, laging malakas po yan. Pangalawa, masunurin tayo. Ha? Sa ating mga officers, sa ating mga leaders. Makakatulong po talaga yan. No? Tapos, samahan nyo ng disiplina. Kasi po yung disiplina, yan po yung nagpe-prepare sa atin to fulfill our dream. Tapos, devoted po. Pag sinabi pong devoted, yan po yung talagang buong puso niyang ginagawa ang kanyang trabaho bilang isang soldiers. Gising at alert. Gising po dapat tayo. Huwag kayo makipaglaban na natutulog. Lahat po tayo dapat gising. Ibig sabihin, alam natin ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Aware tayo, awake tayo. At alert tayo kung ano yung mga dapat ating gagawin. At higit sa lahat, binigyan tayo ni Lord ng almas. Yan po yung gagamitin natin. Yung ating pananampalataya, yung ating panalangin, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang dami pong hawak-hawak na armas ngayon na dapat pakawalan nyo. So again, mga kapatid, bago tayo mag-iwahiwalay, naniniwala ko, okay, lahat po tayo ngayon ay nasa gitna ng gera at kaya nating sa tulong ng Diyos ipanalo ito. So sa hapon pong ito, kung kayo po ay first time na ngayon at nagtataka ka bakit wasa-wasak ang buhay mo, eh ganun nga po ang buhay, gera po nga eh, di ba? Ngayon, kung wala kayong Diyos, mayroon makipag-gera. Ang assurance po lamang para sa akin, kung bakit ako tumagal sa mga gera, kasama ko Panginoon. At ang pagsama ng Diyos, nagsisimula yan sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon mo. Sa pagtanggap kay Jesus bilang hari mo, diyan lahat po nagsisimula. So kung kayo po ay nakikinig yan first time, hindi mo pa nakukuha si Jesus bilang Panginoon mo, ruler mo, king mo sa buhay mo, maaari po makaranas po kayo ng lungkot sapagkat ang buhay natin ay nakatayo sa matibay sa isang nadudurog na buhangin. Pero sa tuwing maniniwala kayo Jesus bilang Panginoon sa paligtas, eh para po tayong nasasandal sa bato sapagkat ang bawat salita niya ay pinamumuhay natin. So sa hapon po ito, if you come here for the first time, nakasama po kayo dito sa live streaming po natin, I pray na makapanalangin din po kayo ng pagtanggap at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Dakilang Panginoon, marami pong salamat sa tanghaling ito na tinuturuan mo kami maging tunay na sundalo sa larangan ng digmaan ng buhay, Panginoon. Pinapanalangin ko, Ama, yung mga first timer ngayon
na makakilala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nagkasala. Patawarin mo kami, Panginoon, na we're trying to live life without even knowing that we are under the pressures of difficulties. Satanic forces, Lord, pressuring us, Lord, to give up and to surrender. But Lord, salamat sa hapon po ito. Pinakilala mo sa amin si Jesus na ating Panginoon, na aming Panginoon at sariling tagapagtas. Nilatanggap ka namin, Jesus, sa araw na ito bilang aking Panginoon. Tulungan mo ako makapagbago. Help me to start up my new life. Kaya naman, Ama, sa hapon po ito, pagpalain mo ang aming mga tagapakinig, ang mga viewers ng live streaming na ito. Lord, hindi ko kailangan ng lives, ang viewers, Lord. I don't want to count the viewers, but I want the life should be counted for Jesus. So Lord, sa hapong ito, we praise you, we honor you, and we pray this in the precious name of Jesus. Amen and amen.